One Portalist lawmaker also concerned by the remarks of actress Ella Cruz. Alliance of Concerned Teachers Representative Franz Castro urges the incoming House leadership to prioritize a bill mandating the inclusion of Philippine history as a separate subject in the high school curriculum in response to Cruz's comment. Representative Castro joins us now for more on this. Good morning, Representative Castro. Welcome back to the program. Yes, good morning, Mike and Nikki. All right, Thank you again. All right. Representative Castro, let's begin with your reaction to that statement by actress Ella Cruz about history. And let me read a portion of her statement. History is like chismis. It is filtered and dagdag na rin, so hindi natin alam what is the real history. What were your initial thoughts upon hearing this? It makes us worry as teachers because yung history ay in-equate into chismis. So hindi naman talaga dapat ganun, ano? So talagang tinitignan natin that there is something wrong with teaching our Philippine history. That's why we have filed nga itong House Bill 207 to return the Philippine history teaching in high school as a dedicated or as a separate or standalone subject. Hindi katulad ngayon, Mike, ano, the Philippine history is being Philippine history is being taught and distributed in the different subjects in elementary from grade 4 to grade 6. So wala yung buong pagtingin doon sa history, pag-alam doon sa history. That's why nakita natin in teaching Philippine history in elementary, puro mga individual, yung ating mga bayani, yung mga tao lang, pero yung importance of events hindi masyadong dinidiscuss. So that's why gusto natin siyang maibalik para yung kahalagahan nitong mga bayani at yung mga tao na to sa bawat yugto ng ating kasaysayan ay madiscuss. So yun yung gusto natin. Kaya parang nagiging chismis dahil mga tao-tao lang yung pinagdidiscuss sa elementary. So baka naging produkto si Ella ng K-12 na kung saan wala nang pagdidiscuss ng history sa high school. Mm-hmm. Representative Castro, kasi si Ella is 25 years old. So pasok ba siya doon sa K-12 na program? I'm not very sure about her educational background, but there were comments online that dumaan naman siya sa Araling Panlipunan. So presumably, napag-aralan niya ito, no? So what would account for this? The fact that yes, he went through history lessons and still say that history is chismes? Kasi yung K-12, nag-start to 2014. Mm-hmm. So yung pagtalakay nito ay talagang nasa grade 4 to nasa grade 4 to 6. At hindi ganoon ka-deep, kalalim yung pagtalakay. Whereas kung ito ay sabi ng ating mga historians, yung ating mga expert on history, at saka yung ano daw yung age appropriate to discuss history, as a whole, ay doon dapat sa grade 7 or grade 8. So dito na kasi yung mga bata natin can research, 'di ba? Pwede siyang halimbawa kung nakikita niya sa textbooks, whatever they read in the textbooks can be validated in secondary resources, 'di ba? Mm-hmm. Pwedeng mag-interview, pwedeng magtanong sa mga nangyayari, like for example, yung usapin ng martial law. So marami tayong makikitang or pwede pang matanong na secondary sources. So yun ang sinasabi natin kung bakit mahalaga na yung Philippine history ay tinuturo ng buo. Hindi yung halimbawa yung grade 4, 5 and 6 ang pagtalakay ng history, kung hindi ka magka-college ay hindi mo na matatalakay yan kasi if the students choose to have technical and vocational schooling or goes to work, so pagdating ng wala na siyang chance na ma-discuss ng buo itong Philippine history sa college. Mm-hmm. And let's get to that in a bit, Representative Castro. Pero to be fair, it's not just Ella Cruz. There are other adults, even senior citizens, who think history is told in the eyes of the victor. So it's not just really with a K-12 program.
they're saying there's bias there because whoever wins will get to shape how history is being told. So, but how different is that from chismis? Kaya nga, Mike, ano, kailangan talaga natin ng nagbavalidate para hindi siya ma-equate into chismis. Tama naman yan yun, no, ba? Yung sino, kung sino yung nagsasalita, so sa point of view niya o yung perspective niya doon sa history. Pero ang history kasi mahalaga yung mga proper account, yung mga totoong nangyari. Kung alam, may nakita ka, nabasa kang ganito, hindi mo basta paniniwalaan yun hanggat hindi mo tinitignan yung iba pang mga sources. So, yun ang sinasabi natin. Kaya pag, alimbawa, ang bata, nabasa niya lang yung ganito o nakita niya sa social media na ganito, yun ay matatanim sa utak niya eh. Yun ay matatanim doon sa paniniwala niya eh. Kaya kailangan talaga ng proper na pagtuturo ng history sa ating mga, no, sa ating mga kabataan. You're proposing, Representative Castro, teaching Philippine history is a separate subject in high school. But the Department of Education earlier came out with a statement early this year saying that Philippine history is being taught in the K-12 curriculum. Philippine history topics supposedly serve as take-off points for discussions on Asian studies, world history, economics, and contemporary issues in junior high school. And for senior high school, understanding culture, society, and politics, and Philippine politics and governance. Are these enough, though? Are these enough, and how different are these from the prior curriculum in teaching Philippine history? Yes, oh, tama ka, Mike, ano, in the high school, there is no mention about our Philippine history there, di ba? Kasi Asian history na, world history na, then economics, at saka yung contemporary issues. So wala doon nagme-mention ng ating history. Kaya nga, ito nga ay after ng grade 6, mamimension na lang ulit yan or mapapag-aralan na lang yan sa college. Kaya tingin namin, hindi ito sapat. This is not enough na ma-discuss dito yung Philippine history natin. Kaya kailangan nating maglagay ng enough days o ang ano nga natin, isang school year para ma-discuss yung buo yung ating Philippine history. Representative Castro, gaano ka-importante po itong history lessons in shaping the point of view of citizens? Kasi we're hearing arguments from Marcos supporters saying na students have been brainwashed the discussions on martial law in textbooks. And you have President Bongbong Marcos in January 2020 saying he will advocate for revisions on children's textbooks because of lies supposedly being taught to students. So you have these arguments. So presumably, alam nila na mayroong history lessons, alam nila kung ano ang tinuturo sa history lessons, but they're saying these are lies. So how do you address that? Yes, Philippine history is very important because it draws up our lessons, di ba? Yung mga lessons natin sa history, nakikita natin sa pag-aaral ng Philippine history, so that, di ba, yung mga hindi maganda na nangyari sa history natin ay hindi na mangyari muli or mapagpuhan natin ng lessons. So halimbawa doon sa history natin, doon sa time ng martial law or yung time ng 20 years ng Ferdinand Marcos Sr. Nakita natin dito yung ano, no, yung ills ng martial law, yung cronyism, dictatorship, tyranny, corruption, lavish lifestyle and extravagant lifestyle. So sa pag-aaral nito, Mike, makikita ng mga estudyante na may mga ills or sama masamang nangyari doon sa ating history. So ito na yung magiging lesson ng mga bata na that history should not repeat itself. So yun yung ating lessons na madadraw doon sa pag-aaral ng maayos na pagtuturo ng history natin. So halimbawa, katulad niyan, yung pagsakop sa atin ng mga Amerikano, pagsakop sa atin ng Espanya, tsaka iba't ibang mga republika ng Pilipinas, ano ba yung mga hindi nagawa noon? Or di ba? So katulad ngayon, so syempre gusto natin na dahil sa sinakop tayo ng iba't ibang mga bansa, gusto nating maging malaya. So yun yung every time na mayroong manifestation ng invasion o manifestation na gustong sikilin yung ating demokrasya o ating kalayaan, maituturo natin sa bata, ito yung nangyari. Kaya hindi dapat na mangyaring muli.
Pero effective nga ba talaga itong pagtuturo ng history in school, no? Is this an issue of education? Because ang sinasite ngayon ng mga maliliit, yung mga young adults or even mga kabataan, no? If they're going to cite evidence supposedly what happened during martial law, sasabihin nila, sabi ng nanay ko, sabi ng tatay ko, sabi ng lolo ko, ganito ang nangyari. Or sabi sa documentary sa YouTube na napanood ko, ganito ang nangyari. Or ito yung nasa Facebook at nasa TikTok. So, how effective is addressing the history, the deficiency supposedly of Philippine history in the education curriculum in addressing historical revisionism that happens outside the classrooms? Yes, oo. Ang laki talaga ng influence ng social media, no, Mike, sa ating mga estudyante na talagang nakakatakot na yun ang minsan yung pinaniniwalaan, yung mga vlog, yung mga nakikita nila sa TikTok, etc. Kaya yun yung mahalagang papel ng ating mga history teachers sa high school na pwedeng maipaliwanag yun, pwedeng magkaroon ng mga arguments o pwedeng matignan yung talagang totoong nangyari doon sa ating history. So kaya kailangan talaga ng malaliman na pag-analyze noong mga pangyayari, hindi lang yung sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Kaya ganun tuloy ang nangyayari na nagumukhang chismis ang history na natin. Kasi yun yung strategy na na namamayahani na ngayon sa pagtuturo ng history. Kaya dapat seryosohin ng ating educational system, seryosohin ng DepEd, seryosohin ng ating sistema yung pagtuturo talaga ng history. Aside from history, do you think it will help if there will also be media literacy classes, like social media literacy, understanding or trying to understand how social media works and how you should process information? Why is this particular, for example, website more credible compared to this vlog, for example? Do you think that will help? Yes, definitely, Mike. No, mahalaga talaga no na magkaroon din talaga ng literacy sa media doon sa ating sa social media yung pagtuturo ng history. That's why kami nga tinatapatan natin itong mga nasa social media ng fact-checking. Kami sa bahagi namin, yung aming organisasyon, yung Alliance of Concerned Teachers, ay ng mga pool of mga historians, mga professionals talaga, mga edukador, mga akadim na talagang magpapaliwanag ng totoong history natin. Meron kaming abakada na talagang na magpapaliwanag, nagkakaroon ng parang pantapat ba doon sa fake news na nakikita ng mga bata. So, yun yung ating mga effort aside from yung mga legislative na mga agenda natin. At ngayon talagang nagbubuo na kami ng mga consultation with our social studies teachers, lalong-lalo na yung mga history teachers natin, kung paano talaga yung history natin ay na-distort, nagkaroon ng historical revisionism, at papel talaga mahalaga yung papel ng mga teachers dito, at mahalaga din yung papel ng ating mga media dito, no, tsaka yung mga mamamayan natin sa pag-uugit talaga ng ating history. Of course, yung konteksto nung issue kay Ella Cruz is that she played Irene Marcos, no, doon sa film na Made in Malacañang, which supposedly tells the story of the final days of the Marcoses in Malacañang before their ouster in 1986. So anong tingin mo doon sa movie na ito? Hindi ko pa napanood yung movie, no? Kaya maganda rin siyang makita rin na materials para siyempre sa pagtuturo ng history makita natin dito yung katotohanan at mai-compare natin yan sa totoong nangyari doon sa ating history. So ayun, maganda siguro, pwedeng magamit ng materials yan na kung totoo man yan o hindi, malalaman, ma-identify ng mga bata ano ba talaga yung nangyari sa history based din doon sa textbook, sa account ng teachers, saka sa mga secondary accounts na pwedeng ma-research ng ating mga kabataan. But do you think teaching history through film is an effective medium? Kasi you have Professor Shao Chua saying yesterday na yung film naman kasi meron niyang artistic license. So pwedeng mag-deviate sa history, hindi eksaktong accurate. But there are also some groups saying that this is an attempt to revise history of the final days of the Marcoses in Malacañang, kasi it's going to be told from the point of view of someone who is
supportive of the Marcos administration. Yes, totoo naman yun, ano, yung film ay hindi rin naman talagang best na pagkukuhanan. In terms of content, kaya nga nandoon yung ating ano, no, yung dapat analysis nung content noong film. Marami rin naman mga film na pwede rin pagkuhanan ng totoong materials na talagang historical facts. Nandoon talaga yung ating ano, no, magagamit yung ilang mga films, pero hindi talaga ito yung ipaliwanag natin sa mga bata na may mga facts diyan na na-distort, o may mga facts diyan na hindi totoo, o may mga sinasabi diyan na mga hindi totoo. So kailangan na lang nating bigyan ng leeway yung mga bata na makapag-isip at makapag-analyze at makapag-critic doon sa film. All right. Thank you so much for joining us this morning, Representative Franz Castro of ACT Teachers Party List. Thank you, Mike.